the wife and business partner of our top seller, Arlene Cruz. But just to give you a short background, I started my career after college, also in the real estate industry. Pero before, it was in business development and marketing. But, you know, God has His own timing. So after 3 years with my job, hindi na ako bumalik ng corporate. And in year 2020, opportunity came to take DSREM online during the height of the pandemic. But after 1 year of fast-track second degree program, and with all the support of my family and also YesLand, I passed the Real Estate Broker's Licensure exam last April 12, 2022. So my three tips for everyone who wants to thrive in this industry will be 3 S. So first is seek personal growth. So you have to keep learning and you have to keep doing. I noticed that in this industry, it's not only theory and it's not practice. It's theory plus practice and it's the best teacher. You always have to update your knowledge and your skills because ano pa ba, diba? We are the best investment. Next S is serve. Always give value to your stakeholders. We need allies. So serve wherever you can. Lastly, submit to the Lord. You may have your own plans, but always pray. Believe and surrender that He has greater plans for you and He will direct your path. Again, my 3 S, seek personal growth, serve where you can, and submit to the Lord. Thank you, YesLand Realty, for this award and recognition, and I wish everyone success. My big why to become bakit ako successful? I can say successful ako. I want to use the energy that I have while I'm still young. So habang bata tayo, gamitin natin yung energy kasi patanda naman tayo, di ba? Be a blessing to my family and to the whole YesLand ELT family. So I know everybody can be a leader. Every one of you, pwede maging leader, pwede maging broker, pwede maging sales director, sales manager. Kasi wala namang pinanganak na leader na agad. Talagang leader aren't born, they are made. So sino mag-aakala na ako? Ako, isang introvert na magiging isang real estate broker and now a leader that helped people to become successful. 3 tips to be successful, it's consistent hard work. Walang chamba eh. It should be consistent. We have to get up, show up, di ba? So, marami kasing umaasa sa atin na parang yung pagiging leader para din siyang pagiging magulang. So, you will protect your family no matter what. You will be with your family member in trials and triumph. You will be happy to see your family member na successful. So, ganito po tayo sa YesLand, di ba? Gusto natin maging successful bawat isang nandito sa YesLand. Love what you do. If you want to be successful, love your company. What? Ano yung company natin? I love my company, YesLand Realty. Sana ganun lagi yung sasabihin mo. May ownership ka. So, I love my company. Focus on the mission. Transforming lives one at a time. Hindi lang sa mga client natin, pero tayo mismo dito sa YesLand talagang natatransform. Hindi lang mga broker. Hindi lang mga sales director, pero may equal opportunity, di ba? Na mabago ang buhay. Pero nasa sa inyo, di ba? Nasa sa ating bawat isa pa rin. Success for me is not only that you have the time freedom, but no financial freedom. Success for me is parehas, dapat may time freedom and may financial freedom ka. Success for me, pag nakita mong nabago yung buhay ng ibang tao dahil sa'yo, ayun yung pinakamasarap na maramdaman. Makita mo yung taong naging successful dahil sa'yo. Naging daan ka, naging daluyan ka ng pagpagpala. Napaka-ikli ng buhay, maging masaya at magpasaya tayo ng ibang tao. Keep on serving. Sinong nakakaalam ng love language nila? Ako, service talaga ako eh. So, I want to serve my wife, syempre. Keep on learning because learning is a continuous process of life. Kahit isang maliit na bagay, everyday may natutunan tayo. So, keep on dreaming. Sabi nga dito, dream big. Sabi nga ni Richard, hindi si Richard Bautista, but Richard Branson, if your dream don't scare you, they are too small. Keep on loving. Mahal tayo ni Lord. Let's share the love to everybody. Love, love lang. So, ayan. Thank you to my broker lab. Siya po talaga ang top one. Siya po talaga ang top one. Palapakan natin si broker lab. Tanong niyo ako, bakit?
Simula nung kinasal kami, isa na lang kami. Simula nung kinasal kami, nakiusap na talaga ako sa kanya to take care of the whole Yes Land because I cannot do both. Taking care of the operations and taking care, tama ba? We have a business to run. So, marami akong pagkukulang bilang broker at siya yung pumupuno nun. So, pwede ba nating palakpakan ang top one broker talaga? Broker Love, he takes care of the teams, of the leaders, and most especially, he takes care of me every single day. I'm a happy wife. That's why we have a happy life. Love you. And when we started in Yes Land, it was never the goal to be top one. Never! Hindi naging goal to be top one. Ang laging goal was always to help others. Sabihin mo nga, help. Ang ikli kasi ng buhay. Hindi mo mabibitbit yung awards. Ang mabibitbit mo yung mga puso na touch mo, tama ba? Yung mga buhay na natulungan mo mabago. So lagi kong iniisip yung example ni Jesus. Jesus is the best leader ever that walked in this planet. Pinakita niya na lahat ng dapat... Wala lang akong slides eh. Yung naghuhugas, na-imagine niyo siya naghuhugas ng paa. Diba? So talagang when you are called to lead, you are called to serve. Sabi sa Matthew 20 verse 26 to 28, whoever wants to be a leader amongst you must be your servant. Sabihin mo nga, servant. Unfortunately, ayaw ng marami to be a servant, no? Just as the Son of Man, si Jesus, He came not to be served. Hindi siya pumunta dito sa earth pagsilbihan niyo ako, anak ako ng Diyos. Hindi. He came not to be served but to serve others. Yung naging daan ka para maging successful sila, nakakaluha talaga kanina, tinitignan ko, naluluha. Sabi ko, ba't ka naluluha? Hindi, masakit lang yung mata ko. Sabi niya. Pero naluluha kami watching you guys, listening to you guys. When you serve, people will naturally follow you. When you serve and obey, blessings will follow. Sabi mo nga, blessings will follow. Again, this is our prayer. Hindi po madaling mag-serve, hindi po madaling magagaganito. But always remember, God will be with you and His grace will be with you. He will anoint you. Always be reminded of your why. Last na po ito. My family is here. Na nandito yung mga kapatid ko dati na nasa isang maliit kaming apartment worth 3-5. Natutulog sila sa lapag. So, as an ate, ang simple lang ang pangarap ko, magkaroon kami ng kanya-kanyang kama. Sabihin mo nga, kama. Masimple lang yun. Pero, ayan... I just want to thank Mommy for introducing us to real estate. Kung wala si Mommy sa real estate, wala tayong lahat. Oh, di ba? Matayo ka pa kaya hindi ka kilala ng iba. Yung nakapula po na makulit, Mommy ko yon. Magpa-party pa yan mamaya sa Peach Blend Duo. Party-party. Thank you, Mommy. If not because of you, wala kaming lahat dito. I want to thank Erica and Nina for believing in me, Nina. Erica. Ever since, nawala ba? Nagta-tricycle po kami papuntang sizzling. Si Nina at si Erica. And they sleep on the floor of the apartment. Pero hindi nag-iwanan. Wow. And look, wait, nasa na tayo ngayon, di ba? Si Nico, yan. Apat anak ni Nico. Unti lang anak ng kapatid ko. Apat. Pinangarap ko lang na wag silang mag-commute. So fast forward na natin. Thank you, Nico and Tony, ang gumagawa ng mga cake natin. Palakpakan naman natin si Tony. For all the hard work and sacrifices at sa mga pamangkin namin na sobrang nagpapasaya sa aming mag-asawa. Thank you, Jeanette, kapatid ko po yan, for giving your best every time. And thank you for wanting to learn from me. So if you're asking, is Yes Land in good hands in the future? You can see the future. Dito si Jeanette at si Nico, nandito kami lahat sa inyo. So I wanna thank you, the entire YLR family, na extended family na namin. Mahal namin kayo pag may nagkakasakit, pinagdadasal namin, kinaiiyak pa kami sa pag-aalala. So you are our family. And this is my why. So go back to your why. Tell the person beside you, go back to your why. Bakit ka nga ba sumali dito, no? Lagi mong babalikan yung why mo, why you started. You have to dream big and dream again. Ngayon, okay na kami. Lahat kami may kanya-kanya ng kama. Lahat kami may kanya-kanya ng sasakyan. Praise God! Pero hindi po yun magic. Okay, pinaghirapan, pinagdasal. Lahat ng sinabi ng mga top, ginawa ko po lahat yun. Pero gusto kong sabihin na hindi po kami favorite ni Lord. Favorite tayo ni Lord. Hindi po kami lang yung dinidinig na prayer ni Papa Jel na pagdagdasal. Kasi sabi, lahat ng prayer mo nagkakatotoo. Hindi po yun. Lahat po tayo. You just need to trust Him. Sabihin mo nga, I trust the Lord. So again, starting next Success Convention, we'll give chance to other brokers. I will not be accepting awards, but I'm gonna leave you with this. Life is all about choices. You can choose a life of ease and comfort, or you can choose a life of service and adventure. It's your choice. Iba-iba tayo ng magiging future. 133 tayo dito. Pero choice mo paglabas ng pintong yan, if you're gonna choose a life of ease or comfort. Minsan pag napapagod ako, kinakausap ko si Lord, Lord, magbebenta na lang ako. Mas walang stress. Kaya kausap ko asawa ko. Diba? Kasi minsan,
Mahirap. Pero I'm embracing the life of service and adventure with all of you. So the future is really so bright in Yesland. And excited ako na marami pang pangarap ang matutupad. Nararamdaman nyo? Marami pang pangarap ang matutupad. Hindi lang po yung nandito sa room na to. Marami pang nag-aantay ng PM mo, ng call mo, ng share mo para matupad din yung mga pangarap nila. So again, my name is Broker Nikki. I'm so happy and honored to serve each and every one of you. God bless.